Bakit nga ba may mga tao na nahaheart attack o na ay stroke sa kabila ng kanilang pagiging aktibo na di mo akalain na mangyayari sa kanila ito? Yan ang ating aalamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Dumadaloy ng maayos ang dugo sa buong katawan dahil sa ating mga ugat. Ito ay nagsisilbing tubo para mag-circulate ng maayos ang dugo na dumadaloy din sa iba't ibang organs. Maihahalin tulad natin ang dugo sa tubig sa gripo na dumadaloy sa tubo. Kapag ang tubo ay may bara, hindi ito makakadaloy ng maayos. Na kung saan, habang sumisikip ang tubo o ang daluyan, kaunti ang lalabas na tubig. At kapag ito ay tumagal, tuluyan itong mababarahan ang tubo. Wala ng tubig na lalabas. Gayon din po ang ugat sa ating katawan na nagsisilbing tubo na dinadaloy ng dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Kapag may bara sa ugat, hindi makadaloy ng maayos ang dugo na kailangan ng mga organs. Samantala, ang mga nagiging dahilan ng bara at nagpapasikip sa daloy ng dugo ay ang mga taba o bad cholesterol at iba pang substance na naiipon dito na tinatawag na plaque, at isa din dyan ay ang blood clot. At hanggang hindi ito naaalis, patuloy ang pagsisikip sa daluyan ng dugo. Sa ganitong pangyayari, may mga tao na nakakaramdam ng kakaiba sa kanilang katawan. Pero ang iba ay hindi man lang nakakaramdam ng kahit anong sintomas. At yun ang delikado, na biglaan na lang na nagkakaroon ng chest pain at hirap sa paghinga. At naha-heart attack na pala at na-stroke nang hindi nila namamalayan. Na tulad na lamang ng mga artista na sila Gardo Berasosa at Bubay. Kaya mahalaga na maging health conscious tayo. Lalong-lalo na ngayon na lahat ng mga kinakain natin ay puro instant, fast food. Kahit walang nararamdaman, magpa-check up sa doktor, lalong-lalo na kung nasa middle age ka na, para masiguro na ikaw ay healthy at walang sakit na nararamdaman. Alagaan ang sarili dahil ang kalusugan ay kayamanan. Samantala, bilang karagdagan, may mga medical term o words na kailangan mo ring malaman. Tulad na lamang nitong ischemia, na ang ibig sabihin ay kakulangan sa supply ng dugo na dumadaloy sa apektadong parte ng katawan o organs tulad na lamang sa puso at utak. Ang infarction naman ay ang kumpletong kawalan ng supply ng dugo sa apektadong parte ng katawan. Samantala, ang ischemic stroke naman ay ang nagkulang ng supply ng dugo sa isang bahagi ng utak. Kaya makikita nyo na may mga taong na-stroke na kalahating katawan lang ang na-paralyze o apektado. At ang hemorrhagic stroke naman ay may pumutok na ugat sa utak ng pasyente, kaya bigla na lamang na koma. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Paki-like, share, at mag-comment kung may katanungan tungkol sa kalusugan. Huwag din po kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli!